So magandang araw nga mga kaibon. So ngayon samahan niyo akong tuklasin ng isa na namang linyada na makikita diyan sa Bio Research Bio Pigeons. So yan ay walang iba kundi ang Vanden Abil Pigeon. Pero bago yan, shoutout tayo kay Hiker Flex Official dahil siya nagsuggest na Gabby Vanden Abil naman ang pag-usapan natin ngayon. Magandang araw mga kaibon. Ito ang Racing Pigeon Series featuring Bio Research Bio Pigeons. Vanden Abil Pigeon. Pero bago yan, wag po nating kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Ayon sa Bio Research Bio Pigeons na mayroong humigit kumulang sa 10,000 kalapati, si Gabby Vanden Abil ay masasabing best of the best. Siya ay nakilala internationally dahil ang kanyang mga kalapati ay masasabing angat nga sa iba sa buong mundo. Si Gabby Vanden Abil ay masasabing icon ng Belgian Pigeon Sport dahil sa hindi mapantayang resulta mula sa provincial, regional at national middle distance at distance racing. Ang kanyang sikat na ibon na si Witten Buwick ay kilala sa buong mundo dahil sa kahangahangang winning genes na ibinigay nito sa international pigeon sport. Masasabi nga na walang mas magaling na ibon sa linyadang ito sa distansyang 300 hanggang 800 kilometer. Si Gabby ay nanalo ng 7 beses na first sa iba't ibang national races at sa loob ng humigit 30 taon, nakuha nito ang humigit kumulang na 100 beses na nag-first sa interprovincial races. By 2018, ito rin ay sinasabing breed ay nagbigay ng 40 taon na lubhang kahangahangang resulta sa buong mundo. At ang mga bagong Vanden Abil Pigeon ay may kamangha-mangha namang reputasyon bilang dekalidad at napakatalentadong mga ibon. Kung ang mga ibon nga na ito ay mga sports car, ito ay maihahambing sa mga sasakyan na katulad ng Rolls Royce, Ferrari, Bentley o Porsche. Sinasabi nga na ang ibon na ito ay isang top quality pigeon. Simply, best of the best. Ang bahay ng pamilya ng Vanden Abil ay itinayo noong 1977 sa Dentergem, Belgium, kung saan kasabay ng pagtayo ng bahay ang pagtayo ng loft. Ang unang ibon sa loft ay mula sa kanyang ama na si Gentil, na kilala rin na isang magaling na fancier sa West Flanders nang naglaro ito sa middle distance. Ang mga foundation bird ay mula sa ilang sikat na fancier tulad nila Desmet Matis, Paul Bostin at Lucien Vestrate. Kaya naman ang foundation ng kanyang ama ay ang naging foundation din ni Gabby. Tatlong linyada ang naging haligi ni Gabby. Ito ang Kleinen, Peter at Groten. Sa paglipas ng mga taon, ang naging pinakamalakas ng linyada ay ang Kleinen. Kaya naman karamihan sa mga ibon nito ay nagmula rito. Kleinen ay hindi na ikarera kahit minsan. Siya ay naging breeder lang sa mahabang panahon. Ngunit ang ama ni Kleinen na si Siterke ay minsang nanalo sa Orleans ng first prize. At ang ina naman ni Kleinen ay si Amieke, na hiram lang ni Gabby sa isang matalik na kaibigan. Ang Kleinen sa English ay small dahil nung ito ay bata-bata pa, si Kleinen ay maliit na ibon. Medyo gumanda lang ang katawan nito sa paglipas ng panahon. Ipinaris nga ng ama ni Gabby si Kleinen sa Gonchong 76 at agad na naiproduce si Picanol, isang tunay na superbird na naabot kaagad ang titulong provincial ace bird kahit yearlings pa lang ito. At katagalan ay naging breeder din sa loft. 1985 nang nanalo si Vanden Abil ng 2nd at 10th national prizes. 1988 nang nanalo si Rambo ng 1st sa isang national race kalaban ang 13,154 na ibon. Isa rin sa naging anak ni si Terke at Amieke ay si Fidil ay nanalo ng 2nd sa isang national race against 6,911 birds at ang Lau Fidel ay nanalo ng 1st sa isa ring national race. Taon-taon, parami ng parami ang mga naging successful sa linyada ni Kleinen. Isa na nga rito si Witten Buwick. Ilan pa sa mga naging anak na cock nitong si Kleinen na matagumpay ay si Nadokus, Tier, Turbo, Bambino, Wolfgang, Parel
at marami pang iba. At ito nga si Klenin ay namatay taong 1995. Ngunit agad namang nakuna ni Witten Buwick ang lugar ni Klenin sa breeding loft ni Gabby. At mukhang nahigitan pa nito ang ginawa ng kanyang ama. Siya rin ay nagproduce ng napakaraming quality racing pigeons. At katulad ng kanyang ama, kahit na ano o sinong hen ang ipares sa kanya, maganda pa rin ang nilalabas nito. Isa sa pinakamagaling na apo ni Witten Buwick ay si Blixen, na mayroong 5 national at 62 provincial victories sa loob ng 14 na taon, 1988 hanggang 2003. Siya naman ang inaasahan na papalit sa pwesto niya sa breeding loft. Isa sa napanalunan ni Blixen ay sa interprovincial race na may layong 538 kilometers na may kalabang 1,488 na ibon. Isa pa sa superstar ng Vandenabil Loft na kasamayan ni Blixen ay itong si Jong Cadet, kung saan nanalo itong first sa isang interprovincial race na may layong 479 kilometer at may kalabang 8,214 na yearling. Hindi lang sa Belgium naging sikat ang Vandenabil Pigeon, maging sa Germany, Poland, Holland, Denmark, England, Japan, China, Taiwan at United States ay naging matagumpay din ito. Taong 2003, sa Million Dollar Race, ang nilaro dito ng sikat ding fancier na si Silver Toy ay isang 100% Vandenabil Pigeon. Ilan pa sa naging successful sa ibang bansa na Vandenabil Pigeon, 1988 sa Germany na ang apo ni Witten Buwick ay naging third national ace pigeon sa Germany. Isa rin sa naging super breeder ng isang top racer doon sa Holland ay si Witpen Witten Buwick. Isa pa sa naging magaling na breeder ay si Don Juan, apo ni Klenin kay Kien Block, kung saan ang anak nito ay laging nasa top 10 sa bawat karera na nililipad nito. Linyada rin ni Gabby Vandenabil si 693, ang naging fourth national ace pigeon of Germany taong 2000. Taong 2013 nang madagdagan na naman ang napakahabang achievement ng loft ni Vandenabil, kung saan nakuha nito ang first national ace pigeon KBDB long distance yearlings 2013. Si Super Romeo, kung saan naging napakaganda ng performance nito sa final ng isang national long distance race, nanalong first prize sa club, second sa isang provincial race at fourth sa national na may kalabang 2,209 na ibon. Tuwing gagawa siya ng bagong breed, focus siya sa kanyang sariling champion o kanyang stock lines tulad ng Klenin, Witten Buwick, Blixen, Rudy, Super Romeo at iba pa. Pero hindi rito natatapos ang lahat. Laging naghahanap si Gabby ng improvement sa kanyang mga ibon. Kaya nag-introduce din siya ng ilang champion lines sa kanyang loft. Ilan nga sa mga ito ay si Rita, Florke, Super Ass, Maurice, Mr. Bergera, ilang young bird mula sa champion lines, Luna, Broar Balloon, at Falco. Ang pinagkaiba nga ni Gabby sa kanyang mga kalaban ay ang kanyang pigeon collection na mas malakas sa kanyang mga kalaban. 2 beses sa isang araw kung itrain ni Gabby ang kanyang mga ibon. Ang 30 minutes na liparan ay sapat na kay Gabby dahil sa tingin niya ay waste of energy kung ititrain pa ito ng mas matagal. Hindi rin masyado binibigyan ng gamot ang mga ibon ni Gabby, maliban kung kinakailangan talaga. Dahil naniniwala siya na ang solidong ninyada ay nagmumula sa maingat na pagpili ng mga ito at hindi dahil sa gamot at vaccination. Ito ay natutunan niya sa kanyang ama. Kaya naman sa loob ng ilang dekada niyang karera, ang kanyang mga ibon ay base sa solid na breed at malulusog na ibon. Ayon sa kanya, ang kanyang loft ay halos saradong sarado na may maliit na salamin sa bubong. Tinanggal na rin niya ang ventilation ng kanyang loft nang sa ganoon magkaroon ng pagkakaiba sa temperature sa umaga at gabi. Ang mga dingding nito ay insulated. Ang mga sahig naman ito ay may 15 cm na agwat mula sa lupa hanggang sa sahig ng kanyang loft kung saan dumadaan ang hangin. Naka-schedule din ang mga dapat gawin sa kanyang loft, ngunit hindi naman siya masyadong mahigpit dito. Ang paglilinis ay ginagawa araw-araw. Ang mga tubig nito ay araw-araw pinapalitan pero hindi ang lalagyan nito dahil ayaw naman niya ng germ-free o sterile environment. Ang mga loft ay may mga kahoy na sahig. Isa nga sa highlight ng napakaraming panalo ng Vandenabil Pigeon ay nang minsan siyang nanalo sa Million Dollar Race sa South Africa
kung saan ang kanyang ibon na si Spy, anak ni Neptune, ay nanalo ng second at nanalo ng $120. At ang nag-third naman dito na mula sa Germany na si Cap the Cuteness ay 50%, Vandenaville ay nag-third at nanalo ng $75,000. Ayan nga ang kwento ng Gabby Vandenaville Pigeon. Mga nagtatanong kung magkano ang isang Gabby Vandenaville dyan sa BioResearch BioPigeons, you may contact Sir Allen Lee ng BioResearch BioPigeons for price and other inquiries. So hanggang sa muli, ito ang Tuklas Ibon, PH. When you're not around.